Mga kabukid, nagbabalik na po ang Agri TV. At dahil ako ay may sariling pet dog din, sobrang excited ako na ibigay sa inyo si Sir Mark para sa ating featured happy parent straight from Bacolod. Dito lamang po sa Happy Pets. This portion is brought to you by Puppy Sure, the all-natural goat milk replacer formulated for lactose intolerant pets. Good morning, everyone. Welcome to Happy Pets and welcome to 2020. Dito po sa Happy Pets, we feature loved and adorable animals together with the products, places, and people that make them happy. So, nandito po tayo ngayon sa Barangay Alihis and dito sa may Bacolod City, may kasama po tayong isang breeder ng Belgian Malinois. Guys, let's meet Mr. Walter Lobrico. Sir Walter, please say good morning to our viewers. Good morning. Morning. To everyone. So, boss, sino yung kasama mong dyan? Ito ano si na? Bell, ang Belgian Malinois. Na si and Bell. Si Bell, boss, ano po age niya ngayon? 14 months. So, baby pa. Oh, malaki pa, ilalaki po niyan. Hindi na siguro, sir. Medyo... konti na lang. Pataba paganda na lang. Paganda na lang. Paano ka nag-umpisa sa Belgian Malinois? Accidental na may tinapon na aso na okay. Belgian Malinois. Tapos mula noon, nahiligan ko na yung aso hanggang bumili na tayo ng aso. Ano meron ng breed na to na nakikita mong iba sa ibang breeds? Mas maganda sila, tapos para sa akin, mas matalino. Tapos sa mga canine, ang ginagamit talaga is this breed. Napapansin ko, boss, especially sa ibang dogs, mga very distinct yung marking na itim na itim yung ulo, no? Hanggang dibdib. Ano yung usual na kulay aside from this na nakikita? Yung ba yung parang brown? Brown, parang fawn sable ang tawag nila. Parang brown, tapos yung mukha is black. Classic ba? Classic. Ano pinapakain nyo sa kanila? Ang sa akin, raw food dyan na chicken. Never sila nakakain ng ibang dog food? Kasi full raw sila? Full raw sila pag mayroon ako doon sa farm ng manok. Pero paminsan-minsan, may mga dog food din. Usually, sa katulad ni Belle, gano'ng kadaming kakainin niya sa isang araw? Mga 2.5 kilos eh. Kaya-kaya ito eh. So yung, pero hindi pa siya yung pinakamalaki mong Belgian. Yung mas malaki mong Belgian, aabot ko na. Mga ganun din sir, mga 3 kilos talaga. 3 kasi kilos. Yung isang manok, is mga 1.5 kilos yes. Yung tapos dalawa, aga at saka hapon. Grabe. Minsan natin mga 3 kilos eh. Gano'ng katagal na po kayo nag-stud service dito sa Bacolod? 3 years ago sir eh, mga 2016 ako nagsimula na mag-stud. And would you say na talagang medyo dumadami na yung mga nagbe-Belgian dito sa area mo? Marami na sir, tapos yung mga aso magaganda na ngayon. Para sa mga viewers namin, ano yung pwede mong ibigay na tips para mas maalagaan nila yung mga aso nila? Para sa akin, yung para sa kwan, bigyan mo talaga love, sir. Tapos yung sa akin, sir, gabreed ako dito. Hindi big sabihin na naka-cage to eh. Ang tip ko lang, sir, mas maganda talaga yung itong aso. Pakawalan mo talaga, open talaga. Katulad dito, sir, paikot-ikot lang. Tapos iba yung sa cage kasi yung minsan mga aggressive nila. Lumalabas talaga. Pero kung parang part of the family, mas maganda talaga. Bitawan talaga dito. Kasi hindi masyado malaki yung area mo. Basta makapaglibot sila ng konti. Yan, sir. Kung pwede, sir, na gawin mo araw-araw, sir, kahit na kuhan, mas maganda. Kasi breed ko to as a guard dog dito sa bahay, sir. Kasi kita mo naman, sir, sa buo, medyo delikado. Yes. Kung gabi, medyo safe ka, sir, makatulog ka na mahimbing. Yes. Kasi nakagala ka dito. So, sir, Walter, maraming salamat for having us and sharing your tips about the Belgian Malinois. Guys, always remember, happy pets, happy parents. Agri-TV, hayop ang galing! This portion was brought to you by Puppy Sure, the all-natural goat milk replacer formulated for lactose-intolerant pets. Mga kabukid, magbabalik pa po ang Agri-TV. Abangan niyo po si Sir Charlie Cruz para sa Agrihan Tayo. Dito lamang sa Agri-TV, hayop ang galing!